Vlogs. Welcome back to my channel. Ngayon may aayusin na naman tayo na dryer machine. Gumana siya pero hindi uminit. Subukan natin iayos yung ano, yung heating element niya. Baka maagapan pa natin. So wala tayong parts para palitan yun, pero subukan natin gumana ulit. Maybe we connect the one by using the wire connector. So samahan nyo ako guys. Tara. A few moments later. Yes, this is my dryer machine. Gumana na siya pero hindi uminit. Umikot lang, hindi uminit. So hindi matutuyo yung damit. So subukan natin i-repair yung heating element. Samahan niyo ako pag ayos nito. Baka maayos natin ito. Okay. By the way guys, wala akong assistant kayan, so i-off camera ko yung pag dismantle nito. So pagkatapos ipakita ko sa inyo pag nabukas na. Pakita ko sa inyo yung heating element na i-repair natin. Tapos so while dismantling or buksan ko to, off cam muna tayo. Okay. By the way guys, before we touch anything there, so siguraduhin natin yung i-unplug yung source ng dryer natin. Malakas yung kuryente nito. So, just be sure. I-unplug natin to yung plug niya. Yeah. Unplug this one first. Like that. And then, next. Unplug na tayo. Tapos yung una natin, ito lang. Ito yung unang kunin natin ito. Kunin natin itong vent. Flexible hose vents ng dryer natin. Nandito yung ano niya. Ito yung una natin kunin. Dito lang. Madali lang to. Okay. Then the rest of that. Off cam tayo. Ito lang yung kunin natin. Taas. Meanwhile. Ito na. Nabuksan ko na yung dryer. Ito yung heating element natin. Baka wala na itong continuity. I-testing ko to. Testing natin ito para kung ano man. Kung may continuation pa ba yung heating element niya. Testing natin ba. Testeran natin to. May tester tayo dyan na. So, ibig sabihin may tao kung gumalaw siya. Okay. Ito yung saka pula. So, tao. Mahina na yung connection niya guys. Ito. Hindi na siya maka-dry ng damit natin kasi mahina na siya. Ito, so
ihigpitan pa natin yung ano connection niya sa heating element. Ito yung heating elements niya, guys. Ito. Tingnan natin to. Kunin natin dito. Tingnan natin yung may putol. May putol to kasi hindi siya uminit eh. Dito banda walang putol. Ito sa kabila. Ito may putol. May putol to. So, ito yung putol niya. I-repair natin to sa pamamagitan nito. May pang dugtong tayo dito. Ito, saan ba yan? Ito wire connector yung gamitin natin. Ito wire connector. Wire connector. Sisiksik natin yung kabilaan dyan. Tapos i-pinch natin. Tapos subukan natin ulit kung may power na ba. Testing muna natin. Testing natin dito. Stay natin kung may continuity ba. Nakuha na, isit na yan sa ohms natin. Isit pag gumalaw yan. So may power siya pag idugtong natin. So putol, pag putol siya, ito yung pinaka source niya. Ito yan. Pag putol, walang tao. Connector natin. Dito yung isa. Yung isa dito. Temporary lang to, guys. Kung hanggang ilang ano lang po. Ilang gamit lang to. Temporary. Tapos i-pinch natin yan para may pressure siya, para may connection siya.
So ibig sabihin, i-ano natin to ganyan. Testing natin ulit. Balik.
ibalik na to. Ibalik natin to. Guys, nilagyan ko ng para bagong labayan natin pong natuyo pa yan. Sana may init na to. Parang may init na.